Naimbangal daw mga lakay. Ako po si Iki na muling nagbabalik para sa Ngarod TV. Halos isang taon na ang nakakalipas mula nung i-feature natin ang Yamaha BWS-125 na kilala rin sa tawag na Yamaha Zuma-125. Para sa akin, sa lahat ng 125cc scooters, yun ang pinakakumpletos Ricados. Capable sa on and off-road. 29-liter underseat compartment, naked handlebar, maluwag na floorboard, malaking bulsa sa harapan ng rider, front and rear luggage racks, malalapad na dual sports tires, disc brake sa harap at likod at naka-unified braking system, blue core, 4 valves with VVA, liquid cooled pa. Grabe, kung magkakaroon siguro ako ng Yamaha BWS-125, kahit 125cc lang siya, mauunat yung urmot ko sa tuwa. Versatile eh, adventurous pa. Kaya lang, kung sakali mang dalhin ng Yamaha yun dito sa Pinas, siguradong magiging mataas ang presyo nun. Sagana sa features eh. Tsaka pambakbakan talaga. Malamang yun ang 125cc na aabot sa 100,000 ang presyo. Kung may mas murang version sana, yung medyo minana niya yung ibang characteristics ng BWS-125 tapos yung presyo mas mura. Di bali nang hindi kasing dami ng features pero abot kaya naman ng bulsa. Ngayon ito na. Ipasok na natin sa usapan yung scooter na talagang topic natin sa video na to. At sa palagay ko, may pag-asa talagang dumating to sa Pinas at ihahanay siya sa Mio line ng Yamaha. Kuya Ngarod! Yung Gravis, Frigo sa ibang bansa. Yung Aerox, NVX sa ibang bansa. Pero pagdating nila sa Pinas, pareho silang ikinapit sa pangalang Mio. Naniniwala ba kayo sa Law of Attraction? Yung Yamaha Mio Gear, wala pa man siya noon dito sa Pinas, eh pinag-uusapan na natin. Dumating, di ba? Kaya kapit lang. Walang imposible. Ito ang Yamaha X-Ride 125. Hindi ko masasabing baby version siya ng Yamaha BWS-125 kasi halos magkasinlaki lang naman sila. Pero matatawag ko siguro siyang light version ng BWS-125. Same purpose. Scooter na pwede sa city ride at pwede rin sa moderate adventure ride. Pero hindi kasing dami ng features. Simplified kumbaga. Ewan ko kung ako lang o kayo rin, pero may kakaibang appeal sa akin yung mga scooters na naka-naked handlebar. Parang candy sa mga mata ko yung ganun eh. Kaya nga yung Suzuki Skydrive 125 ko, kinonvert ko sa naked handlebar. Tapos may kakaibang dating din sa akin yung mga scooters na pang on and off-road gaya ng Suzuki Skydrive Crossover. Kaya nga yung Skydrive 125 ko, nilagyan ko rin ng dual sports na gulong. Kanya-kanya kasi tayo ng needs and wants. Kanya-kanya ng trip. Sa usapang looks, ang pinakagusto ko dito sa Yamaha X-Ride 125 ay yung naked handlebar niya na sinamahan ng aggressive na shape ng panel niya. Analog yan, hindi digital. Pero napansin niyo ba na minsan mas bumabagay sa tema ng motor yung analog na panel kaysa digital? Maganda ang digital. Pero sa X-Ride, nadagdagan ang karisma niya dahil sa analog panel. Kung ginawang digital yan, ayos rin naman. Pero sa panlasa ko, mas bagay yung shape ng panel sa pagiging analog niya. Again, hindi ko sinasabing pangit ang digital ha. Baka lumalagitik na naman yung keyboard mo kasi nambabash ka na naman. Kung looks ang pag-uusapan, may kanya-kanyang binabagayan yan. Yung Honda Click, imagine mo na lang kung naka-analog panel yon. Di bagay, di ba? Mas bagay siya sa digital. Ako, personally, di masyadong factor sa akin yung analog o digital ba yung panel. Ang mahalaga, functional. Maliban na lang kung naghahabol na ako ng mga functions na tanging sa digital panel ko lang makikita. Yung mga gulong nito hindi dual sports. Pangkalsada. Maliban sa functionality, para sa akin hindi siya bagay sa overall na forma ng motor na to. Mas okay sana kung dual sports tires ang nilagay ng Yamaha, total ina-advertise naman nila to as a crossover scooter. Swak na sa forma, mas functional pa sa off-road, di ba? Yung headlight, di naman ako napapangitan. Di lang ako sanay. Di tayo lagi nakakakita ng ganito eh. Maganda siya, depende sa kung saang angulo ka nakatingin. Pero may mga angulo rin na parang hindi siya ganun kabagay. Yung overall look niya, sporty and aggressive. May sariling karisma rin naman. Pero hindi ko ito maihahanay sa mga scooters na masasabi kong maporma talaga. Yung makina niya, fuel injected, air cooled, 125cc, single cylinder, single overhead cam engine with 2 valves. Palagay ko kahanay nito yung engine performance ng Mio i125, Mio Gravis, Mio Gear, kapwa 125cc na hindi nalalayo sa timbang, 4.2 liters ang fuel tank capacity at kumukonsumo ng 40 to 50 kilometers kada litro. Siyempre, dumidepende rin yan sa load at terrain. Well, sa 125cc na fuel injected, familiar na ang ganyang fuel consumption.
80 over 80 by 14 ang gulong sa harap at 100 over 70 by 14 naman sa likod. Parehong tubeless yan at mas malalapad kaysa mga gulong ng MIUI 125 lalo na sa bandang likuran. Yung suspensions, telescopic fork sa harap at single-sided unit swing sa likod. Standard lang naman sila sa mga paningin ko pero dahil ina-advertise to ni Yamaha na pwede sa on and off-road, eh baka mas mahaba ng konti ang plane ng suspensions nito kumpara sa ibang 125cc scooters na pangkalsada. Para rin hindi magkaroon ng tagtag syndrome yung mga ukel-ukel mo. Di ako sigurado dyan. Disc brake yung preno sa harap at drum brake sa likod. No special features. LED ang headlight at adjustable din. LED rin ang taillight. Yung ibang mga ilaw bumbilya. Katamtaman yung seat height at katamtaman din yung ground clearance. Uubra naman yung ground clearance niya sa off-road pero moderate lang, hindi pang extreme. Crossover lang to eh. At syempre may decent capacity yung underseat compartment niya. Swak yan for a mini adventure ride or moto camping. Lalagyan ng mga abubot na magagamit sa camping, di ba? Syempre after natin pag-usapan yung specs, eh sasabihin ko na kung anong hopes and expectations ko sa Yamaha X-Ride 125. Well, hindi pa naman ito lumalapag dito sa perlas ng silanganan, kaya hanggang speculations lang muna tayo. Wala rin tayong senyalis na mangyayari nga talaga yon. Kahit hindi sila magkapareho ng engine displacement, ituturing kong magiging contender siya ng SkyDrive crossover kung sakali. Pero nakikita kong may posibilidad na magiging mas mabenta to. Kasi 125cc siya, mas malaki ang displacement, tapos Yamaha pa. Kumatok ka lang sa kapitbahay mo, may piyesa na. Mas mura pa ang piyesa. Well, ilabas muna natin yung usapang tibay dyan. Suzuki, pumapalag yan eh. Sa unang tingin, magbibring up siya ng curiosity sa mga mata mo eh. Pero katagalan, may konting umay din yung forma niya. Sa akin lang yun ha, kanya-kanya naman kasi tayo ng panlasa. Ini-expect ko na magiging similar sa MIUI 125 yung riding experience niya sa city ride. Yung take-off, yung arangkada, parang MIUI 125 lang din siguro. Medyo mas masarap nga lang siguro tong i-banking kasi mas malapad yung gulong lalo na sa likuran. Pagdating naman sa off-road, I'm hoping na mas matibay to kasi crossover eh. So MIUI 125 experience minus ma-vibrate na fairings at maalog na tapaludo sa harapan. Alright! Inaasahan ko rin na gaya ng 100% na CVT scooters, hindi rin ito makakaligtas sa pambansang issue ng mga scooter owners, yung dragging. Oh, triggered ka na naman kasi sabi ko 100%. Maniwala ka, nakaranas ka rin ng dragging. So imagine kung nasa off-road ka, medyo uphill na tapos medyo maputik or medyo nadudurog yung terrain. Tapos eepal yung dragging. Tapos dumudulas pa yung gulong sa likuran. Pagsubok na pagsubok, di ba? Kaya malaking bagay sana kung ginawa na lang nilang dual sports yung gulong. At least kahit may dragging or kahit uphill, eh medyo mas may kapit yung gulong mo. Kung magkakaroon ka nitong scooter na to at dadaan ka sa tapat ng maraming tao, mahati ang atensyon ng madla. Yung iba mamamangha, yung iba mandalait. Given na yan, dalawa lang naman ang klase ng mga osyosero. Merong bida-bida at merong kontrabida. Teka, bida-bida tsaka kontrabida, parehong negatibo yun ah. Well, ang tawag dyan, toxic. Medyo naiiba kasi talaga ang itsura nito kaysa nakasanayan nating makita. Eh, kahit nga sa mga motor na meron tayo ngayon dito sa atin eh, palaging may pintas, lalo na pag competitor siya ng model ng motor na gustong-gusto nila. Hindi yata kasi nila naiintindihan yung mga salitang walang perpektong motor. Kung dadalhin ba ito ni Yamaha dito sa Pinas? Wala tayong idea. Pero again, law of attraction lang ang katapat niyan. Wala naman din akong nakikitang masama kung pag-uusapan natin ang Yamaha X-Ride 125. Palagi kasi tayong excited. Palagi tayong curious. Palagi tayong nag-aabang. Kasi nga, mga addict tayo sa motor. Ako po si Iki at ito ang Arod TV. Dahan-dahan sa pagmamaneho mga paps.